Nauwi sa disgrasya ang masaya sanang pamamasyal sa Pangasinan ng 10 taga Quezon City. Bumangga sa isang bus sa bahay ng mga Tarem ang sinasakyan nilang van. Nakaidlip daw ang driver nito. Makibalita tayo kay Michael Sison ng GMA Dagupan. Nawasak ang harapan ng van na ito matapos sumalpok sa likuran ng isang bus sa Romulo Highway sa mga Tarem, Pangasinan. May sakay na 10 tao ang van na galing Quezon City. Mamamasyal daw sana sila sa 100 Islands National Park sa Alambino City nang mangyari ang disgrasya. Ayon sa driver ng bus, bigla na lang sumalpok sa kanila ang van. Nabulangta kami kasi biglang sumalpok. Medyo naka-idlip yung driver kasi galing pa po sila ng Cubao, malayo. Tapos pagdating doon sa parang sharp curve kasi yung daanan doon sa Romulo Highway po. Hindi niya napansin yung minibus. Naipit sa loob ng nayuping van ang pasaherong si Dennis Espejo. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital dahil sa tinamong at tinding sugat sa binti. Namatay rin si Angelita Montes na pasahero din ng van. Nagpapagaling naman sa ospital ang walong iba pang sakay ng van. Aminado naman ang driver ng van na inaantok siya noon pero mabagal naman daw ang patakbo niya. Alam, nag-decide ako na kinaitulog ko yan. Kasi since anong oras na karating naman kami ng ano, naghahanap lang talaga ako ng pwesto na safe yung aming pwesto. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng bus. Michael Sison, Nagbabalita, Pilipinas.